Susugan. Susugan. May pagkakaalam lang po kayo ng umaga. Kasi talaga po, ang Diyos natin eh, yung nasa pinag-aralan natin, sovereign everything eh. It everything. Wala, He rules. He rules it forever. Kasi po kayo ng umaga, meron po kami ng maaging program ng Sunday School. Magpapag-fest po ako, talaga po I feel, parang ang bababa ng physically, parang nanghihina ako. Kaya yung anipher mo ate, baka, ano lang, stress-related, baka sa psychosomatic, gano'n. Pero nag-play na po ako gano'n. Talaga po sabi ko, masasadis ko na ako, Lord, para siguro wala naman pong parang gano'n yung bahala na ako kasi natin nag-care. Tapos sabi ko, Lord, pwede kaya sorry, na lang, after the service na lang po ako, pumunta kaya parang gano'n. Tapos pupukas ko po lang ako sa Pag-EAS, yung hindi ng palalayin ko sino nakarinig sa inyo, ang sinabi po nung pastor doon, Hebrews 10:25. Masahin mo lang po yung Hebrews 10:25 na bago po, ano po, introduction na to, Hebrews 10:25, sabi po dito, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na araw ng Panginoon. So, sapul na sapul po ako. So, this na po rin ako, tumuloy na po ako na umatid. At ito po ang kagandahan ng Sunday School. Talaga pong sa sermon po, hindi tayo pwedeng magtanong, di ba? Maganda po dito sa Sunday School na kakaroon po tayo ng sharing, nagpapalakasan po tayo ng loob sa isa't isa. So, suugan, ano naman yung word ko? At follow na lang po yung sinabi ni Kuya James. Ito po, confession ko rin. Medyo nabothered din po ako sa sermon ni Pastor kanina na kasi hindi po rin talaga ako yung tipong cry out. Pero may times ko talaga, share ko to kay Ate Pinky, kay Ate Boris, sa kay Nanay. Talagang umiiyak po ako. So, yung between me and God. Pero hindi yung pangalanto yung mga anak ko na baka sabihin nila, nagwawala na si Nanay. Pero ang example lang po, nakita ko yung kay Hannah, yung kay First Samuel. Ano po si Hannah? Paano siya nanalangin? Di ba napagkamalan po siyang lasing? Sabi po sa First Samuel, verse 13, chapter 1, gumagalaw, ito, habang nanalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya ay nananalangin lamang sa sarili. Sa puso po, na yun ang madalas ko pong gawin, na, ano, tinapusisap ko si Ana. Hindi ako, ano ko lang po dito, siguro ko tayo, mga anak ng Diyos, tayo yung sinasabi nga ni Kuya, sa puso nakatingin si Lloyd eh. Ako, soprano, yung paalto, na something, joke lang po yan. Hindi po sa ating boses. So, tama naman po, we will cry out to the Lord. Isa example lang po si Bartimeo, na sumigaw siya. Pero marami pa rin po example sa Bible na we can cry out silently to the Lord. Di mo ba, Ate Bessie? Yes, pumagpumag si Ate Bessie. Yung po, we can cry out to the Lord silently. Makikita mo rin tumutululuha ako. Ngayon, nanginihayin mo sa akin. Nanagyak na ako. Na talaga, hindi mo kailangan sumigaw. Yung kaya sigaw. Sigaw, ano ba doon? After ginawa ko po yan, alam mo, sinugot ako, Job 40, sa Hope 40 na, ano ka ba, parang sorong mo ka ba sa akin? Yun ang sinugot niya sa akin, bigla. So, sabi ko, talaga pong, it's, ang bottom line, it's between you and God. Nakikita po ni Lord yung puso natin, sumigaw ka man, bumulong ka man. Tumihayak ang sinasabi ni Kuya, ang Lord ay sumasagot sa anumang paraan. Kanina po medyo na-awkward. Sorry po ah. Sorry po, pero medyo na-awkward din po ako. Nagilitig na sa atin how we can pray to our neighbor. Ikaw po, pero susundan natin. We can pray from our hearts. Yan na po kami ni Kuya Jim. Para nagkaintindihan kami, kahit hindi pa sinasabi, nag-pray na kami. Nagkaanohan na kami dalawa and we pray for each other. Sinundan naman po namin. Yung po kami na hobo. Yun lang po, ang nice ko lang po, ito po maganda sa Sunday School, nakakapag-labas tayo, nakakapag-share. Nothing against sa, ano nga, sa sermon po. Pero yun na, God sees our heart, God hears our heart, God hears our voice. Kahit malakas, kahit mahina, kahit paos, kahit sintonado, narinig po ni Lord ang puso natin. Yun lang po. Say, baby. Ay, Ate Baby! Sumunod! Pareho din eh, ang panalangin hindi na kailangan sumigaw. Kahit na nakayupo ka lang, marinig ka ng Panginoon. Kasi yung sermon kanina, siguro hindi literal na sumigaw. Kundi, meron bang panalangin na marugdo?
tayo bukas, sasabihin mo, ikaw at ang Panginoon. You don't need to shout. Di ba yung publikano tsaka yung Pharisee na nagpe-pray? Okay, si Kuya Pita. Last na si Kuya Pita. Salamat ko share yung nangyari sa aming kahapon. So umaga, panagising ko, ako yung nag-jogging na. Pero bago umalis, nagsalan muna ako ng mga marunding damit. Thank you.
Sabi po, kayo po yung manalangin. Hindi! Ano nga ba? Pwede po dito yung iba? Hindi po makakalapit si Mama. Ayaw po panalangin. Sa mga oras na ito, Panginoon, ang aming mga puso ay purong-puro ng nag-alakan at kagayahan sapagkat ang tema na aming inaral ngayon sa iyong mga salita ay nagbigay sa amin ng napakalawak na pagkakaroon ng unawa upang lalo kaming magpatuloy sa mga pag-aaral, sa pagpaganap, at sa pagtupad na ibig mong gawin ng bawat isa sa amin. Nagpapasalamat din po kami na ikaw ang laging namumutawi sa aming mga buhay at binibigyan mo kami ng kalakasan, binibigyan mo kami ng malalim na kaalaman na dapat namin isa buhay sa mga araw nito. Nawa, pagpalain mo ang bawat isa sa aming Panginoon at magpatuloy kami sa aming mga tungkulin upang mapanahan at mapagkakala ka namin. Itinitulog din namin, Panginoon, sa mga sandali ito ang aming mga kapatiran na wala sa amin ngayon, saan man sila. Kung alawan ang nagiging problema nila sa kanilang mga buhay, ikaw nawa ang manatili at pamatawi sa kanilang mga gawain upang sa mga susunod na araw ay magkaisa kami muli upang magbigayan ng mga ipatipang buro-buro upang magkaalaman at mapayaman ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Diyos. At sa araw na ito ay isang napakagandang pag-aalala ang naganap sa aming nauna ng Ama na walang iba kundi si Inger Jose El Calderon na siyang siya namin tinatanggap na isang fundador ang BUKLOD Pilipino na hanggang ngayon ay lalong lumalawak tumatami ang kaalaman na amin dapat alamin para sa iyong pagwalagyan. Nagpapasalamat din po kami sa aming matalino at magandang guro, si Panji. At nawa, bigyan mo pa rin ng mas malalim na kaalaman sa pamamagitan ng iyong pagpapala, biyaya sa kanya. Upang sa mga susunod na pagtuturo niya ay lalo kami mapayaman sa malalim din kalaman kung sino pa sa aming mga buhay at kung sino naman kami para sa iyo. Tulungan mo kami at pagpalain, Panginoon, at magiging maligaya kami sa mga darating na araw. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang maunti sa amin sa aming pag-iwalay na taglayin namin ang aral na naigip namin sa araw nito at siya namin sa buhay, sa buong isang tulo. Salamat ng maraming Panginoon sa pamamagitan ng pagpala mo at matamis na pangalan na iyong buktong na anak na si Kristo na siya namin Panginoon at pagbigtas. Ito ang aming mga dalangin. Amen.